Hello guys! Atelier and Family here in Yes! Welcome back sa aking YouTube channel. Today's video guys, I wanna share you some of the requirements before travel Bangkok, Thailand. And one of the important requirements bago po kayo umuwi ng Pilipinas. If you're still interested in this video, please keep on watching! So ayun na nga guys, ayan, i-share ko na po sa inyo. Bago po kami nagpa-book ng aming flight, tour, at saka hotel na aming pag-iistihan sa Bangkok, Thailand, ay inaasikaso muna namin yung Boxer card. So, yun ang pinaka-importante guys bago po kayo mag-travel papuntang Thailand. So, actually nagka-problema po yung Boxer ko. So, buti na lang kamo ay doon po ako nagtrabaho sa aming municipality. So, madali ko lang po na request at na asikaso ang aking Boxer. So, pero nag-antay po talaga ako ng 2 weeks guys. Inapura ko po talaga yung DOH na mabago po yung aking details dun sa Boxer kasi naka-single name pa po kasi yun guys. So, nagpa-change status pa ako. So, ayun na nga. Medyo natagalan yung process. At saka nagka-problema din dun sa birthday ko. So, binago lahat yun. Tinawagan ko pa yung DOH bago para masikaso yung Boxer ko. So, ayun na nga. Isa yun sa mga requirements. At saka yung agency na pinag-bukan namin ng flight, hotel, at saka tour, all-in package na kasi yung guys yung tinuha namin para wala na kaming problema. Maasikaso siya at hindi nagpabaya sa mga importanteng documents. Pero syempre siguro naman trabaho talaga nila yun. So ayun, sila na po yung nag-ano sa amin, nagkasikaso sa Thailand Pass. Yan ang importante ngayon guys, Thailand Pass bago kayo pumunta ng Bangkok. Ayan. Since first time akong bumiyahe pa international, kasama ko po yung mother ko. Medyo nahirapan talaga kami guys papuntang immigration, pagdating sa immigration. So, ang daming question at buti na lang ready po ako sa mga iba kong requirements. Ayan. Bukod sa Thailand Pass, Boxer, ay hinanapan po ako ng leave form at saka COE ko. Actually guys, sinana pa po sa akin yung travel permit ko. Wala pa akong maibigay. Ang sagot ko sa immigration, personnel sa immigration, wala pa akong, hindi po ako regular na employees. Isa po akong job order sa aming municipality. So, wala po akong maibigay na tawag nito, travel permit. Since meron po kaming ipinakitang parang show money nga na kailangan na maipakita mo yun sa kanila para magkaroon kami ng proof at maniwala sila na kaya po namin bumalik ng Pilipinas, na hindi po namin kailangan magstay dun sa Thailand. So, almost one hour ako na hold dun sa personnel office ng immigration kasi ang dami pong hinahanap sa akin. So, ayun na nga guys. Si Mama ang pinauna kong pumila doon sa immigration kasi senior siya. So, ang bilis niya lang, wala pa siyang 10 minutes, natataka na po yung passport niya. So, ako po yung next sa kanya. Sinadya ko talaga yun, guys, dahil wala na kasing reason si Mama pag siya yung nauna eh. Ayun. Mabilis lang si Mama. At saka kailangan talaga nila akong magawa ng paraan noon dahil nga, alam nga naman si Mama lang ang policy nila, kasama ako ni Mama ko. So, ginawa nila ako ng paraan, lahat ng mga proof na kailangan ko ipakita sa kanila kung nagtrabaho daw ba talaga ako sa ganito, pinakita ko yun. Ito pa nga yung, ano guys, ito pa yung picture na pinakita ko sa kanila. Sila ang pumili niyan. So, yun guys, sila po ang pumili ng picture na yan. Yan, sila po ang pumili niyan.
Yan. Tapos, ang unang tinanong sa akin, meron daw ba, ano daw yung last party na inatinan ko sa aming, sa work namin? Umatin daw ba ako ng party? Sabi ko, yes, ma'am, umatin po ako ng year-end party namin. So, yung pinakita ko. Sabi niya, ang dami niya pala. Sabi ko, opo. Tapos, ayun, yung nakita niya na po, guys, yung ano namin, yung show money nga po namin, yung pera. So, ayun na guys, nag-start na siyang magsabi sa akin na, sige, pumunta ka na dun sa window na una mong pinuntahan para matatakan na yung passport mo para makaalis na kayo ni mama mo. Sabi ba ganun? Biglang bumait, guys. So, ayun nga. So, ayun, thanks God dahil na, ano din, na-approve ako sa immigration. So, ayun na guys, masaya kami kasi nakapag-boarding pass na kami, may boarding pass na kami. Ayan, nakapasok na kami ni mama sa ano, sa boarding pass. Ayun, sa nakapag-check-in na kami. Ayun, sobrang happy kasi dun pa lang sa check-in area, dun sa boarding pass namin, parang hindi ka na makapaniwala, hala, nakapasok na kami, hala, na-approve ako sa immigration. Akala talaga namin hindi kasi, syempre, masasayang lahat ng pera mo, masasayang pera namin, ganyan-ganyan. Tsaka hindi guys, malakas talaga yung tiwala ko na ma-approve ako kasi si mama na-approve na. Kasi syempre, alam nga naman si mama yung policy nila, diba? So, ayun nga. So, ayun guys, i-share ko din po sa inyo ang mga requirements, ang pinaka-importanting requirements bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Unang-una, bago po kayo umuwi ng Pilipinas, bumalik ng Pilipinas, dapat aware po kayo sa mga importanting documents na kailangan ninyo. Ang ginawa namin guys, dahil napaka-supportive ng agency na pinag-book namin, nag-message sa akin na ay, alam naman po talaga namin yun guys na kailangan po namin magpa-antigen test magpo kami umuwi. Pero ang napaka-importante dun guys, kailangan mo mag-download ng One Health Pass. Yan. Hindi ka po makaka-uwi ng Pilipinas guys pag wala kang One Health Pass. Yun ang napaka-importante ngayon. Ilalagay ko po sa description box ang link ng One Health Pass sa mga gustong mag-download niyan para maging aware po kayo kung ano po yung mga requirements. Lalo na po sa mga traveler dyan guys na hindi po dumaan sa agency at nag-book po ng sarili nila, sariling flight and hotel. So, panoorin nyo to guys at i-open nyo po yung link ng One Health Pass. Mabilis lang po ang pag-fill up ng form na yan, application form na yan. Pero, bago kayo mag-fill up ng application na yan, dapat meron na po kayong antigen test result. Yan. Ida-download nyo po kasi yun guys, yung antigen result nyo. At saka yung box cert na card nyo, dun sa kung saan kayo nagpa-vaccine. Ida-download nyo po yun kasi mag-i-upload nyo po yun dun sa One Health Pass application form. So, ayun lang guys yung masishare ko and thanks God naman po dahil yung result po namin sa aming antigen is negative. So, thanks God. At nakauwi naman po kami ng maayos. Ayun. Kasi yung One Health Pass guys, hahanapin sa inyo yun dun sa airport, sa immigration pa lang. Medyo madami silang hinahanap at saka medyo mahigpit sila sa immigration guys. Sa airport ng Bangkok. So, kailangan i-ready nyo lahat ng requirements ninyo. So, ayan lang naman guys ang i-share ko sa inyo and sana po nagkaroon po kayo ng idea sa pagta-travel, mga importanteng documents na kailangan. And thank you guys. Thank you for watching and God bless you all. Bye!